Ayan, naglalakad na siya. Galing kumuha ng lupa. Inaano na niya. Binuguhat pauwi ng bahay para anuhin niya. Para itanim yung mga pechay. Kasi tumubo na. Kami ngayon nagpapahinga kasi napagod galing sa phase 1. Napagod kami nanguha ng lupa para sa aming garden na maliit. Marami pa kasi siyang itatanim na ano. Itatanim na pitchay at saka ang tawag na isa, mustasa. Ayun. Kaya kumuha kami ng lupa at napagod dahil sa sobrang init, kaya nagpahinga muna. Ito kami nagpahinga sa may stoplight. Ito na yuta gahapon. Pag-upis ang tang inyata. Pag-uli, wala na siya kuka. Mangon, kaya gito pa yung tungkol sa kainit. Yung pechay at pustas ang among ibalhinay sa taing butanganan. Ito. Ayan. Kaya nanguha kami og yuta gahapon. Bisag init kaayo. O, di ba? Style na style. Hanging pechay and mustesa. Charot. Ito yung ibang sili namin sa baba. Ayan, oh. Itigom na mo ang mga balat-balat ng mga gulay para pampataba sa halaman. Ayan. Kaya lang, kinalat ng manok. Kaya wawalisan ito ngayon. Ayan siya ang taba ng balabati, puyabuyag. Yung malunggay ko, tingnan mo, tumaas na. Namumulaklak na din siya. Ayan, oh. Alam niyo ba, yung malunggay ay pwede din pala itong pampapayat. Dati kasi sa Laguna pa kami nakatera. Lagi kami umiinom ng malunggay. Pati yung asawa ko. Marami kasing nagtatanong sa asawa ko na anong ginagamit niya dahil pumayat daw siya. Hindi nila alam na malunggay ang iniinom niya araw-araw. Kasi maraming malunggay doon, fresh na fresh. Kaya lagi namin nilalaga. O yung pakuluan. Tapos yun na ang iniinom naming tubig. So marami palang makukuha nating benepisyo sa malunggay. Kaya yun. Ano siya? Pumapayat siya dahil sa malunggay. Yan o, may iba pang malunggay. Sana lalaki na to para magagamit namin. Ito ang bunga sa home quarantine na kagawa ng mini garden dito sa aming tirahan. Ayan, malaki na yung kamatis. Ayan. Ayan yung mga sili. Lumalaki na. Ito medyo parang nagkasakit siya dahil sa init. Pero buti na lang, unti-unti na siyang nakarecover. Tingnan mo sa baba. Marami na siyang bagong dahon. Medyo nakarecover na siya. Aray po, tinuwak ako ng manok. Yan yung mga kamatis. Ayan. Ikaw ha, manuha ka. Hindi ako manok. Ngayon mong tuhakon. Birig-birigan. Ilagay kita sa kawaha ron. Mayos ka. Hindi ako manok. Ngayon mong birig-birigan. Pag ako'y nainis sa'yo, ilagay kita sa kaha at gawing tinola. Ayan ang albati. Ang mahiwagang albati. Marami din itong benepisyo sa ating katawan. At ayan ang kamatis. Naku, lumalaki na talaga siya. Nakakatuwa tingnan. Malapit na kitang ma-harvest. Ayun. Ayan. Ayan. O, diba? O, diba? Ang ganda niya. Ah. O, may isa pa akong malunggay. O, di. Dalawa yan, dalawang puno. Sana lalaki nito para mailipat. At tanglad. Alam niyo ba ang tanglad ay gamot sa pusa? Sa bagong panganak na pusa? Kung hindi pa namin ito nilipat, hindi ito dadami. Araw-araw kasi itong nauubos dahil kinakain ng pusa. Yung bagong manganak na pusa. Kaya inisip namin na baka yun ang gamot niya sa para mo balik ang iyahang
lakas. Panglad ang katapat. Ayan. Itong aloe vera na to, hindi ko sure kung anong tumubo. Apple or lemon. Kasi nilalagyan namin dito ng mga buto ng apple at saka lemon. Ayan o, nakailang harvest na sa aloe vera para sa bukot ko na hindi tumubo. Ayan, may isa pang tumubo. Hindi namin alam kung ano to. At itong alpaka, buhay na buhay. Ang aga niyang nandilig sa mini garden. Baliwala lang niya ang pagod. Gahapon, suspastilan ako. Halos hindi ako makatayo. Higa lang ako ng higa dahil sa pagod.